So nakaraan lamang mga sanggay na pag-usapan po natin ang patungkol po sa malalaking sakuna na nagaganap ngayon doon po sa China. Ngayon naman mga sangkay, pag-usapan po natin itong nangyayari doon sa Amerika na kung saan nananalasa din po ang mga higanting sakuna dulot po nitong climate change. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon dito sa ating channel. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na andito po ngayon. Ngayon, ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong isa sa matinding usapin ngayon doon sa bansang Amerika. Nakakaranas daw po ang United States of America ng isang matinding pananalasa ng mga sakuna, no? At marami po ay lumilikas sa po ngayon mga sangkay, nagpapanik. Ilan sa mga states ng US ngayon ang nagambala mga sangkay. Bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na ito, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, mahalagang impormasyon yung ating ina-upload. No, pangapandaigdigang balita. At 1.23 million subscribers sa po tayo dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami. Kaya naman i-subscribe nyo na. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito na mga sangkay. Itong climate change ngayon ay talagang hindi po mapigilan, no? Dahil wala rin naman pong ginagawang aksyon yung marami sa mga leader ng buong mundo. Kung mayroon man pong mga leader na concern dito, mangilan-ngilan lamang po yan. At isa na po doon, si Bongbong Marcos, na nananawagan lagi po mga sangkay ng mabilis ang aksyon na o hakbang para po dito sa climate change. At ito mga sangkay, may nangyayari po sa ilan sa mga lugar sa ating mundo, no, na talagang katakot-takot. Tonight, a deadly flood emergency in 3 states. After days of heavy rain, rivers gushing over their banks and submerging entire communities. Oh, mga sangkay, tingnan niyo mga sangkay itong lugar na ito na tila baga nagmistula pong karagatan ang mga magagandang kabahayan. Diba? Ayan o, mga sangkay. Nagresulta ng mga malalakas na pagbaha at nagkaroon po ng tinatawag na katakot-takot na emergency sa lahat ng mga ano, sa lahat ng mga nakatira dito. Emerging entire communities. In Minnesota, the Rapidam Dam is facing imminent failure. Officials there are monitoring the buildup of debris and make... Ito, isa sa mga dam nila mga sangkay daw ay nasira. Making plans to keep residents in the area safe. In Iowa, evacuations are underway in several counties. We have lived here for 20 years. I have never seen anything like this. Kim Wood says she... Grabe, sabi po niya, tumira na ako dito ng ilang mga taon yun. We have lived here for 20 years. 20 years! Sa loob ng 20 years, hindi niya daw po ito na-experience. Ngayon lamang. I have never seen anything like this. Kim... Talagang maraming bago ngayon mga sangkay when it comes to natural disasters, no? Dulot po yan ng climate change at hindi naman po yan tinago ng mga scientists mismo. Sinabi po nila na ito po yung magiging kaganapan bago po yung 2030. Ito ngayon mga sangkay ay tila baga pagpaparamdam pa lamang. Pero kung titingnan po natin, mga malalakas na po yung bumabanat sa ating planeta o sa iba't ibang mga bansa na kahit po ang bansang Amerika ay hindi po nakakalusot. Kasama nga po yung China, di ba? Yung China na malagong bansa, yung Amerika, na isa sa mga superpower, yung Europe, mga sangkay, na mga malalagong bansa. Ngayon, mga sangkay, eh, ganito na ang nangyayari. Kim Wood says she escaped in the middle of the night, her husband driving through their neighbor's lawns, the water now blocking their return home. Grabe. Tingnan nyo, oh. Nagmistulang karagatan ang paligid ng mga magagandang kabahayan na to. Many memories in the basement, pictures of my grandchildren, Christmas ornaments. And there's... still the threat of more flooding. We are really looking at unprecedented times right now. With several rivers forecast to hit flood stage in the coming days. The city has deployed many pumps through the area, but unfortunately, we just can't keep up with a river.
that is flowing at that pace with that much water. There's absolutely nothing we can do to stop it. Actually, itong China mga sangkay, ay itong Amerika, halos kaparehas po sila nang nangyayari doon po sa China. Sa China po, dalawang bahagi ng China ang mayroon pong tinatawag na pananalasa na magkaibang weather. Yung kabila, sobrang init. Yung kabila, sobrang namang ulan. Ganun po ang nangyayari. At same situation doon po sa Amerika, na pag-usapan po natin nakaraan mga sangkay, yung ilang bahagi ng US ay may heat wave na halos hindi na po nila kayanin. While the other mga lugar, ilan sa mga lugar or ilan sa mga states ng US, nakakaranas po ng mga, ayan, tinawag pa nga pong deadly flood. Dahil nga po sa ano, sobrang lalakas ng mga pagbaha na sumisira na po sa dam. Overnight, a train bridge connecting Iowa and South Dakota collapsing into the Big Sioux River. That is the main... Ayan. Pati tulay, mga sangkay, nagkukulapse na. Bridge, but a lot of commodities and different materials move on throughout the state that'll impact... Grabe. ...impact us for many, many months to come. Rock Valley, Iowa is underwater after a levee broke, flooding more than 500 homes and displacing 1,500 people. Crews spent the weekend trying to rescue residents. As the my, tingnan niyo yan mga sangkay. Midwest grapples with extreme flooding, the dangerous heat is shifting south. Mm-hmm. Several cities hitting triple digits today. Na. And the Midwest is facing another night of severe weather with the possibility of a derecho, a cluster of fast-moving and destructive thunderstorms this evening. And Shaq, you're in Sioux City right now, which has seen record-breaking river levels. That's right, Lester. The Big Sioux River is well over a quarter mile away, but you can't tell when looking at this neighborhood road. Just look at that car, nearly fully submerged. The crest here was record-setting, exceeding the previous all-time record by more than 7 feet. Thanks for watching. Okay. So yan po yung nagaganap ngayon mga sangkay sa bansang Amerika, no? Ito pa ay dulot ng climate change, eh. Itong mga nagaganap po doon mga sangkay. Sana ba yan? Pakita ko lang yung picture. Ayan, no? Tingnan nyo kung gaano katindi itong nagaganap doon sa US. Kaya nga mga sangkay, tayo, na aware po sa nangyayari sa ating planeta, hindi na po tayo nagugulat sa mga ganitong klaseng weather events. Kasi inano na to eh, inannounce na po to ng mga scientist na ito talaga yung mangyayari. At ngayon, ito na nga po mga sangkay, nakikita po natin yung resulta ng climate change. Yung init ng panahon lumalala, yung mga pag-ulan lumalala, yung mga pagbaha lumalala mga sangkay. At ito ay wala pa po sa kung ano ang magiging new normal by 2030 kung hindi po ito maaagapan. Kasi palala po ng palala, tingnan nyo naman yung situation. May mga tulay na po na nag-collapse sa US, may mga dam. Ito ha, sabi po dito, record-breaking floods in Minnesota cause broken dam. So yan, mga sangkay, yung isa sa balita dyan. Napakaraming balita ito. Iowa residents survey damage dahil daw po sa catastrophic flood. So, this is very alarming, no, sa mga bansa, mga sangkay, na katulad din po natin, nadaanan po ng bagyo. Kung lalala na po ang sitwasyon sa ibang mga malalakas na bansa, how much more sa Pilipinas na tayo po yung kalsada ng mga bagyong ito? Ginagawa pong highway yung Pilipinas nito mga malalakas na bagyo. Kaya nga po, tayo mga sangkay, maging ano lang, alerto lagi. Just in case na mayroong papasok na bagyo, mga sangkay, maging alerto ka agad. Iligtas ang sarili kaysa mga gamit. Diba? Ito ngayon ay resulta ng climate change. Pero kung babasahin po natin ang Biblia mga sangkay, ito po ay resulta ng propesya na nakasulat sa Bible
na mangyayari po yung mga kahalintulad nitong weather events, mga disaster, mga natural disasters. Okay? So ano po ang inyong opinion mga sangkait sa nangyayari sa US? Tindi, no? So i-comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, ito ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube mga sangkay, then click the subscribe, click the bell, and click all. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlogs natin. Okay, so ako na po yung magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.